na bibitangan. Ayan. Double check nyo. Ha, double check nyo. Okay. Yan, double check nyo ha. Double check nyo yan. 438-8988. Oh, double check nyo yan. Double check nyo. Tawagan natin. Dial natin. Pakita mo rin, Brother Jando. Oh, ayan. Ang dating daan live ha. Oh. Oh, tingnan nyo. Ano nangyari? Tingnan nyo ha. Pakita nyo. Sa lahat nating mga taga-subaybay sa ngalan ng aming Arsobispo Archbishop Martin Umuan at sa Team Ave Maria, itong inyong lingkod, kapatid na Wendell Talibong, ang muling makasama ninyo upang sagutin natin ang mga tuligsa sa ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya. Diba? Nagsimula ito ng sinagot namin ni Father Darwin ang paggamit ni kapatid na Elisio Soriano sa ang aking berheng Mariang tagapamagitan. Meron din tayong kopya, no? Galing ito sa kanya, no? Na totoo yun, maka-attest po ako na hanggang 18 lang ang pahina dito, no? Ipakita ko sa inyo, pinakita na ni Brother Wendell at ipakita ko sa inyo ulit, no? Page 18 lang, no? At sa kabila, wala na continuation. Wala na. Wala na 19, wala na ding 20. So, ang challenge ni Brother Wendell ngayon sa ating mga mahal na kaibigan, ipakita nila kung meron ba sila nito. Pinakita naman sa mga Iglesia ni Cristo kanina, no? Kaya challenge natin sa kanila. Ilabas niyo ang sinasabi niyo, videohan niyo ang sinasabi niyo na nobinaryo na aking birhen Mariang tagapamamagitan na merong 63 o manon na pahina sapagkat ang original na nobinaryo na nandito sa ating kamay ay hanggang pahina 18 lamang. Magkatulad lang dito. Ang totoo, mga kaibigan, until page 18 lang ito. May challenge kami na videohan mo, ipakita mo kung totoo ba na merong pahina 63? Aba, iba ang nagiging resulta sa sagot ni kapatid na Elisio Soriano. Una, namimersonal siya. Ito'y taliwas sa kanyang sinabi na hindi dapat mamimersonal. Doktrina lang ang pag-uusapan. Maliban dyan, mga kapatid, naghahamon si kapatid na Elisio Soriano na si Father Darwin Umano papasok sa kanilang chatboard, mag-message at makipag-usap siya. Ang challenge namin, videohan mo ang naturang aklat, ipakita mo sapagkat ang inyong ginagamit ay quotation lamang. Kung totoo bang merong pahina 63, abay, lumipat siya sa ibang usapin. Nang sinabi niya, patunayan umano niya sa susunod na linggo na nagsisinungaling kami sapagkat harap-harapan umano ang pagsisinungaling namin. Ngunit, sa programa niya, abay, lumipat siya sa ibang usapin, limbo, purgatorio, at binyag, at akala ko'y si Father Darwin ang gusto niyang ikadibate, si Charles Darwin pala sa evolusyon ang gusto niyang maikadibate. Kaya ilang beses tinawagan ni Father Darwin mismo ang kanilang agent. Pero nakita ninyo, wala namang sumagot. Sige, pakita natin. Pakita natin. Pakita natin kasi maraming nag-comment na ano lang daw yun, atik-atik lang ninyo. Okay, pakita natin. Maraming salamat, kapatid. Pakita natin. Salamat, kapatid. Pakita natin. Salamat, kapatid, sa concern. Okay, salamat sa concern. Pakita natin. Pakita natin, mga kaibigan. Sabihin tayo na ano.
na bintangan. Ayan, double check nyo. Ha, double check nyo. Okay. Yan, double check nyo, ha. Hey, double check nyo yan. 438-8988. Oh, double check nyo yan. Double check nyo. Tawagan natin, dial natin. Pakita mo rin, Brother Jando. Oh, ayan. Ang dating daan live, ha. Oh. Oh, tingnan nyo. Anong nangyari? Tingnan nyo, ha. Pakinggan nyo. Oh. Anong nangyari? Busy ang linya. Aba, try natin yung isa, yung globe. Oh. Kakasabihin, ano eh. Gumagawa lang tayo at nag-create lang tayo ng sa unreal nating number, Brother Jando. Eto. Tingnan nyo. Ayan. Ayan, ha. 0915-189-7007. So, dial natin. Dial natin. Dial natin. Atik, pati yung saan, Brother Jando? Atik-atik daw. O, oh, tingnan nyo. Atik-atik daw. O. Oh. Atik-atik daw. Atik-atik daw. Wala nang... O. Oh. Parang hinahang yung... Atik-atik daw. Oh. Ayan. Ano ngayon? O. Oh. O, ayan. Tinawagan na. Walang lukuhan. O. Oh. Huwag nyong baligtarin. Tinawagan so, na. Salamat sumakot sa Brother Jando. This is MCGI call center. Kanina. Hindi namin yung hindi namin yung boses. Ang pagsagot sa mga tuligsa laban sa pananampalataya ng simbahang Katoliko, mga kapatid. Sa naturang video, narinig nyo mismo ang usapan ni kapatid na Mel Magdaraog na tumawag kay kapatid na Jando Alabado. At pakinggan natin. Kasi kanina, biglang tumawag to si Brad Mel. Akala ko si Brother Willie Santiago eh. Kasi pagkarang parang magkabusis na ni Brad Willie Santiago, tanong ko, ikaw ba si Brad Willie? Sabi niya, hindi ako si Brad Willie. Tapos, binigay ko kay Father kasi naghahanap siya kay Father. At ibinigay ni kapatid na Jando Alabado kay Father Darwin. Mamaya, tawag ka, mga 7:30. Kaya nagsimula ang diskusyon nila ni kapatid na Mel Magdaraog at ni Father Darwin sapagkat biglang uminit ang ulo ni kapatid na Mel nang sinabi ni Father Darwin na sinungaling ang kaniyang pinuno. Gusto kasi ni Mel Magdaraog na magsagawa na ng testing sa Zoom ni Father Darwin. Ngunit, nang tumawag siya sa oras na yon, sila si Father Darwin ay nagsagawa pa ng prosesyon. At ang mga kaanib naman sa ang dating daan ni Elisio Soriano, sabi sa ilan, abay, palusot ang naturang pare sapagkat naka-lockdown tayo ngayon. Pero sabi niya, nagsagawa sila ng prosesyon. Tingnan nyo ang oras. Kung anong oras si Mel Magdaraog tumawag kay Father Darwin at tingnan nyo ang live sa Facebook ni Father Darwin kung ano ang ginawa ni Father Darwin sa naturang oras. Di ba malinaw? May prosesyon sila. Pero, mga kapatid, malinaw na palusot na lamang yon. Bakit? Na isang palusot na lamang. Sapagkat, sa oras na nagsagawa na si kapatid ni Elisio Soriano sa kaniyang question and answer, binigyan ni kapatid na Mel Magdaraog, si kapatid na Jando at si Father Darwin ng Zoom ID nila. At makita ninyo mga kapatid na sa Zoom din namin sang bakante. Naka-live tayo ngayon? Yes, live the live. Pasensya na po ba rin, hindi tayo makagamit ng Zoom ngayon kasi naka-hook up po yung ano yung... Bakit nawala yung video signal sa kanila? Hindi ko alam, but po... Pagkatapos ng deliverance natin, Brother Wendell, nawala. So, ayan po, wala po. Nakikita nyo naman sa screen, wala po. Video lang ang nakalagay. Baka nag-error yung link natin. Hindi po, link po nila yon, link nila. Hindi po link natin. So, merong isang... walang video. Yun ang ibinigay na Zoom ID nila, ngunit nang nagsimula sila, abay, biglang pinatay na nila.
Okay po. Kasi hindi pa tumatawag daw. Kanina, brother, iparinig muna natin yung, ano niya, very aggressive na member ni Brother Eliserio Soriano para bang siya ang haharap, no, sa atin. Pero, parang na-pressure si Brother Eli niyan, no? 9:45 na tayong oras ko dito. Ay, sige po. 9:45. Okay. Kung gusto talaga sa ang dating daan, mga kapatid, na sa naturang oras, si Father Darwin ay makipag-usap at makapagtanong kay kapatid na Elisio Soriano. Bakit pinatay nila ang ibinigay nilang linya sa naturang Zoom ID na makita natin sa tabi mismo ni kapatid na Jando? Kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trumpeta ng... At kung talagang gusto nilang makipag-usap sapagkat ang ginamit nilang alibay, bakit sinabi ng pare na nagpro-prosesyon pa sila? Yung oras na yon, di po ba alas 5, hindi pa nagsimula si kapatid na Elisio Soriano? Bakit nang nagsimula si Elisio Soriano, pinatay nila ang linya ng Zoom kung saan nagbigay sila ng Zoom ID? At bakit nang tinawagan sila, mga kapatid, kahit ang numero mismo ni Mel Magdaraog, ayun, tingnan niyo, di po ba ilang beses tinawagan si Mel, ngunit hindi na sinagot natin si Brad Mel? Hindi na tumatawag sa atin eh, no? Kanina kahit nag-procession pa tayo ay, you know, very aggressive na natawag talaga siya, no? Tawagan natin si Brad Mel. So meron tayong record, mga kaibigan, okay, mag-alala, no? Naka-record documentary. Oy. Sabay. Si Brother Mel? Nag-ring na yun eh. Ba't pinatay? Ulitin mo, brother. No, ulitin yun po natin. Ay number ni Brother Mel. Hindi na tayo sinasagot, no? Tatawagan natin. No. So, ating... Ba't pinatay? Tawagan po natin. Tatawagan natin ulit, no? Dahil nakamonitor sila sa atin eh. Pati si Brother Eli Soriano at kanyang mga manggagawa, no? At atin talagang face to face na haharapin, no? So three times na ba, brother, no? Binigo na tayo nila, no? So ang pinatay na naman, no? Nagre-ring ba 'yon? No? Teka. Dial ulit natin si Brad Mel. Buti na lang, may number na tayo ni Brad Mel. Ano? Magandang tulong yung siyang kumontak sa atin eh. Hmm. Ha, napakagandang tulong po nun na si Brad Mel po mismo ang kumontak sa atin. Ay. Oh. So, narinig din yun. Hindi na makontak. No? Ganina. Very aggressive. Nawala lang. Ulitin natin. Three times. No? Three times na po yun. Ito, pang-apat na pong beses ito. Tawagan po natin. Ito po. Gusto ko pong malaman bakit po biglang namatay. Hindi wala tayong connection doon eh. Sila lang may connection doon. Ay, pinapati talaga ni Brad Mel. Ngayon, sino ba ang nagsasabi na nagdadahilan lang? Oras na yon sa pagtatanong. Oras na yon kung saan si kapatid na Elisio Soriano ay nagsimula na sumagot sa mga katanungan. Pero bakit didma naman ang resulta? Di po ba binigyan na nila ng Zoom ID si Father Darwin? At kung atat na atat talaga si kapatid na Mel Magdaraog na makausap si kapatid na Elisio Soriano at Father Darwin, eh bakit nang tinawagan siya ilang beses sa saksihan niyo, hindi na niya sinagot yon? Di po ba? Di ba sabi ni Elisio Soriano na ihanda na ni Father Darwin ang lahat ng mga katanungan pag Friday na? Anong nangyari? Bakit didma na naman? Mga kapatid, matagal ng panahon, tinuligsa ni Elisio Soriano ang pananampalataya ng simbahang Katoliko. Di po ba?
Ngunit kung paano kalakas tumuligsa si Elisio Soriano sa pananampalataya ng simbahang Katoliko, obo, mas malakas pala siya humingi ng abuloy sa kaniyang mga miyembro. Kaya mga kapatid, kayo na matagal na naghintay kung maganap ba talaga ang talakayan sa pagitan ni Elisio Soriano at ni Father Darwin Gitgano, huwag na kayong aasa sapagkat matagal nang paasa si kapatid ni Elisio Soriano. Sa mga kapatid natin na nagtaka bakit nawala ang naturang video, sorry po, sapagkat may third party na ipinadelete ang naturang video. Pero kahit ilang video pa ang kanilang ipabura, mga kapatid, kami ni Father Darwin Gitgano at sa mga kasama naming defensor, patuloy pa rin kahit na may banta sa buhay namin. Tandaan natin ang sinabi ni Saint Cyril, I am not worthy to be called Catholic if I cannot defend my faith. Maraming salamat po sa pagsubaybay. Sana pagpalain tayo sa may kapal.